Ayun guys, good afternoon, nagbabalik tayo, no? So sa lahat ng na-views sa ating unang project, so creating custom element in React.js, so maraming salamat. So ngayon meron tayong 54, no, views. So kanina lang natin siya in-upload kayong mga tanghali, no? So ngayon, i-continue lang natin siya, no? So kasi may forget tayo, so ngayon, nakikreate na natin. To summarize pala, kung para balikan lang natin kung anong nangyari guys. No? So, we created yung custom element using React.js, yung date picker. So, sa date picker natin, nag-create tayo ng mga custom element natin. So, ito yung today, tomorrow, and then yung date natin. No? Instead na calendar, ito yung nakikita nating views. So, naka-dropdown button siya instead of calendar. Ngayon naman, guys, hindi lang natin napakita kanina, no? So, nakalimutan ko siya ilagay. Every time na si-select ko yung value, so, gusto ko makuha yung value na na-select ko. Now, ayun ang gagawin natin for now, no? So, ngayon, balik tayo dito sa ating VS Code. So, balik tayo dito sa date picker natin. So, dito sa select button natin, sa select element natin, no? So, we have a isang properties pa, which is yung default properties niya is yung onChange. Every time na mag-change siya, so kukunin niya yung value, right? So sa onChange, guys, ito yung meron siyang event listener. So sa JavaScript, usually ang ginagawa natin dito create get element by ID. So yung ID na to kinukuha natin tapos that value para makuha natin ngayon yung value mismo ng select for natin kung ano yung sinelect natin value dito. So pero in React.js, so hindi natin gagawin siyang ganun. So, meron siyang default properties na onChange. Sa onChange na to, so let's say create lang tayo ng isa pang function. So, sa function na to, let's say tawagin natin yung function na yon is console. Function natin is yung select handler, right? Select handler. Ayan. Select handler. So, na-create natin yung function na yung select handler. So, yung select handler na yun, i-call lang natin siya dito. Right? Sa curly bracket na to. So, para ma-call. And then, sa onChange na to, sabi ko nga, meron siya naka-embedded na event, no? Event listener. So, pwede tayong mag-pass dito ng event. E, anything na pwede nyo itawag. So, pwede yan. Event, or E, or some, or ano, pwede nyo tawagin yan. So, tignan na natin kung ano laman ng E na yan. So, yung event na yan. So, console.log, letter E natin. So, E. Para makita lang natin kung ano yung binabato niya, guys. No? So, dito, pag nag-select tayo, makikita natin nagbabato siya ng ganito. Right? So, guys, sa JavaScript, meron tayong target. Right? So, sa target na yun, yung options. So, nagbibigay siya ng options. So, yung value na sinelect mo. So, ngayon, pwede nating tawagin ngayon ang E pala. So, meron siyang target event. So, E that target. So, meron pang tawagin natin e.target. So, save natin ulit. And then, makikita natin dito, pag nag-select ka ulit, so, makikita mo na dito yung selector. Yung mismong element na na-select mo. So, kita mo dito, yung ano na yun. So, ito yung element natin. So, kukunin naman natin ngayon yung value na ito, ng selector na to. So, yung value niya. So, paano natin kukunin yung value niya? So, e.target.value. Right? Yan. So, makukuha na natin every time ngayon. So, nag-render na siya. Guys, oh, pag nagsisave ako, nag-render. So, ganyan si React.js. So, pagkita mo, select Wednesday, June 2. So, binabato niya yung June 2. Tama, di ba? 2021-062. So, nakukuha na natin yung value. Ayan. So, dito natin sa custom element natin. Pero, dito pa lang siya sa custom element natin. So, paano natin siya ibabato naman doon sa ating function. So, doon sa ating custom. Yan, sa, dito sa ating function. So, guys, again, yung function na to, instead na isulat mo tong buong function na to doon sa iyong main program o main page natin, kung gagawa ka, kunyari, for example, gagawa ka ng form, submit form, no? So, merong first name, may last name, may date. So, ito yung date. So, instead na i-rewrite mo ito doon, ilagay mo ito yung kahaba-haba na ito doon. So, ito lang ilalagay mo, yung date picker na function na ito. So, paano natin gagawin yun dito? So, meron din tayong properties. Pwede tayong gumawa ng properties dito, right? So, tawagin natin yung properties dito, guys, on select, right?
Yun, on select. And then sa on select na yan, so meron ba rin tayong curly bracket. So, okay? Same thing lang din dito, guys. Pero ito, ikaw mismo nag-a-assign na property mo, right? So, dito, gagamit din tayo ng, dito na tayo gagamit, guys, lang state ni React. Special, ito specialty ni React, guys. Yung state natin. Use state ang tawag. So, import natin si React. Tama. And then, tawagin natin yung use state. So, use state, then from React. So, yan. So, tawagin na natin si use state. Si use state, guys, is a function, destruction, actually, object destructuring din siya, no? So, meron tayong constant. So first value ng array natin, which is the function, let's say, tawagin natin na first value natin is value. Ito yung output value natin. And then, yung value na ina-assign natin is set value. So, guys, kahit anong pangalan to, pwede mong gawin na state or set state. And then, equal natin sa useState. Nice. Yan. So, useState and then function. So, in here, pwede kang mag-declare dito ng initial, ano mo, initial value mo. For example, ang initial value ko is value null. Or value ko is, yun, null or undefined. So, pero ngayon, hindi tayo mag-state. So, later on, papakita natin paano tayo mag-declare ng initial value dito. So, for example, gagamit ka, sabi ko nga kanina, gagamit ka ng form submission. So, first name, for example, na magiging ito gagawin mo, meron kang object na first name, right? Then, first name. So, first name, and then, last name. Pakita ko lang ha, so, para maintindihan paano. And then, yung data natin. So, data. Right? Pwede ka mag-declare ng ganyan kay ano, kay useState. So, pero may kainaan si useState, guys. Every time na re-render yung mismong function mo, yung mismong page mo no to, is mawawala siya. So 'yun ang kainaan ni useState. Pero usually kung ikaw ay React developer, so gamit na gamit mo si useState, right? So si useState. Yeah. So natin. And then guys, paano tayo magsiset ng value? Again, isa function to, ah, function to. So, si set value, ilalagay natin siya dito. Right? So, makikita mo, nag-lighten na siya. So, naka-set natin siya dito. Ngayon, paano naman natin si onSelect i-coconnect doon sa ating custom element? So, balik na sa custom element, again, properties na siya. So, inside na siya ng properties. So, pwede ko na siya ulit siya i-declare dito, guys. Nag-restructuring tayo kanina. Pwede ko na rin siya ulit dito i-declare na onSelect. Tama. So, sa onSelect natin, pwede na natin siyang ngayong tawagin. So, instead na binabato pa natin dito sa function na to, or pwede mo kasi guys gawin ganito eh. Pwede nyong gawin ganito ah. onSelect, then yung value na. Itong value, e.target.value. Same lang din yan. So, pero, same lang din yan. Magbabato rin siya. Tingnan natin na kung same lang din talaga. Yun. Every time nagsiselect ka, nagbabato na siya ng value doon sa ibang main function mo, guys. No? So, na-connect na natin yung main function natin and then yung custom element natin. So, pero, para yung to save yung ating para malinis tignan yung ating yung code, so hindi na natin kailangan ito, so comment out ko siya, so pwede ko na siya dito i-declare, no? So sa select button natin, right? So sa select button, so save natin, and then makikita na natin dito, save ko lang, so makikita na natin dito, oops, hindi siya na work, so try natin dito, i-save ulit. And then, nag-run na ulit siya. And then, hindi siya nag-work. Oh, guys. So, hindi siya magpo-force kasi nagbabato siya ng empty. No? So, empty value ng function natin. So, paano gagawin natin? So, gawa tayo ng E. Diba? Since itong yung default properties natin, meron siyang function. So, E, yung event natin. And then, yung ating arrow function. And then sa E na yan, wait lang guys ha, tingnan natin, parang may mali, set value,
dito tayo, mali nga, sa set value. So sa on select natin, makikita natin on select, right? So dito tayo, dito tayo mag-declare. So tingnan nga natin ulit. And then, so yun. Yan. Okay. So dito guys, sa ating custom element, so meron tayong event, right? So yung event na ginawa natin dito kanina. So sa event na yun, function dot, yan, function natin. On select, pwede ka dito magbato. No, sa on select natin, sabi ko nga since function pa rin to and then function din to si useState, yung second argument mo, pwede kang maglagay dito ng function e dot yung value natin, ibabato mo yung value na, right? So tignan natin kung mag-work, right? Ayaw pa rin. Why tignan natin on select value target, kung ayaw guys, and then walang error na lumalabas, pwede natin i-restart yung ating server, no? So let's, I think we need to restart yung ating server. So npm start, kasi wala siyang error. So nag-declare ka, walang error, tapos walang binabato, walang auto. So I think yung server is nag-collapse. Yun, so tignan lang natin guys. So natin mag-loading, mag-setup yung ating server. Again, so refresh natin to and then select tayo. So wala pa rin siyang lumalabas. So I think hindi sa server, no? So same thing lang din dito. Okay, so wala. Aha. Select value on select. Right? So sa on change natin, nagbato tayo ng function. So may curly bracket. So hindi siya nagbibigay ng output sa ating front end. So on select natin. Dito, set value. Ah, okay, okay. So, kasi guys, wala tayong concern, kaya hindi natin makita yung nakikitang value dito. You know why? Why? Because wala tayong console.log. So, dito, pwede tayong mag-declare ng console.log. So, paano natin ko console.log, guys? So, pwede tayong gumamit ng use effect. So, again, sa use effect. Okay, so, use effect natin. Okay, gagamit tayo ng use effect. So use effect, then function natin, and then yung argument natin, and then yung ating dependencies. Okay? So use effect natin, guys. Every time na may changes dito sa state na to. So every time, so dependencies siya, do. So every time nag-change siya, kasi pag wala tayong nilagay dito sa dependencies, guys. Once niya lang i-render 'yan eh. So pag nag-render to, and then wala na. Tapos na. Wala siyang gagawin mo every time may changes ka sa dito sa state mo. Wala na, wala, kasi na-render na siya isang beses. So every time na may changes doon sa ating custom element, so ating pagse-select, pwede mo i-declare dito as dependency yung value kasi nag-change siya. So console.log natin, guys. Console.log value, ating value. Ay, right? Tignan natin. So 'yon. 'Yon. So, guys, nakita nyo dito. So, every time nagse-select ako dito, no? Kanina, nandito siya sa loob ng custom element natin. Right? Pero ngayon, nandito na siya. So, nakukol na natin siya. So, pwede na, nailabas na natin siya dito. So, every time na mag-changes yung ating value, so, nire-render niya to. Guys, tignan nyo ah. Hindi ko siya, tatanggalin ko siya ang dependencies. Control save ko. Tignan natin kung anong mangyayari. Guys, tignan nyo. Nirender niya lang kanina, 'di ba? Nagrender ako. So kung ano yung initial state mo, ano kung ano yung naka-select mo, ayun ang nilabas niya. Pero pag nag-change ka, hindi niya na nilalabas. Tama? Tama. Kasi hindi niya, at tinuruan mo lang si use effect, wala siyang dependency. Tinuruan mo lang si use effect mag-render once na nag-return na yung nag-render na yung mismong app mo. So, dapat every time na may changes,
dito, kunyari, every time nag-changes ka dito, nag-click ka dito, every time nag-changes ka dyan, dapat nag-print ka rin ng consultant log. So, mali natin. So, every time may changes ka, dependency mo yan, dapat nag-print ka. So, makikita mo dito, ngayon, guys, yan, nag-a-update na siya. So, again, yung 2 ISO string yung ano natin, yung nakukuha natin, guys. So, tingnan lang natin kung ilang nakalagay nyo. So, 14 minutes. And then, guys, so, kung gusto natin i-display, so, mabibilisin ko na, kung gusto natin i-display dito, so, gusto ko, every time mag-changes, i-display natin dito sa taas. So, pwede natin gawin ganito, guys. So, curly bracket, value. Guys, kung ganyan gagawin mo, guys, sa initial value mo, magkakaroon ka ng, yan, so, undefined yung value mo. Yan. So, guys, tignan mo. Yan. Every time na gano'n, piniprint mo dito sa taas yung value mo. Right? So, ayan yung kagandahan kay React, yung use state niya. So, guys, dito, since na ano natin, guys, to, dito sa yung program natin, since wala undefined, no? Pero usually, meron yan. So, kung meron kang nag-deep programming ka na sa React, so, hindi siya usually advisable i-recta mo siya ng ganito ng value kasi minsan undefined siya, so lalabas dito undefined, right? So ang gagawin mo dito yung conditional statement ni JavaScript. So paano yung conditional statement, yung single line conditional statement ni JavaScript? So question mark and then value and then null. Ano ibig sabihin nito, guys? If value, parang ganito yan, ang katumbas niyan, ganito. If value is true, right? So, kumbaga, hindi siya undefined, hindi rin siya null. Ang gagawin niya, ipiprint niya is value, right? So, else, pag undefined siya, or null siya, ang ipiprint niya is null. Meaning, pag null siya, hindi niya di-display, right? So, or pag null siya, gusto niya i-declare, please select date. Please select date. Right? So, balitan lang natin to. So, guys, ito, single line, gawin natin siya straight. So, ito, single line lang siya. So, if, ito, if statement to, conditional statement. If value is true, so, pag nag-true to, magpo-fall siya dito sa value na to. Right? Yung value, yung treat niya. Else, ito yung else naman to, yung colon na yan. Else, please select date. So, hindi mo na ito kailangan. So, na-save mo, ilang lines to, na-save mo into single line. Right? So, I think sa ES6 din to na-introduce ng JavaScript. Kasi guys, sa ES6, ang daming update ni JavaScript. So, tayo nyo lang i-search yung mga update niya. At I think ngayon, ES12 na ata ngayon. Eh, no? So, yun. So, marami pa siya, guys. Marami yan. Eh, every time na may update, so magbasa-basa lang kung paano yun. Ano yung mga update ng JavaScript. Kasi, easy to learn yun. Maganda yun. So, ngayon, tignan natin. Right? Yun. Nakikita mo dito, imbis na piniprint niya is null, please select date. Right? So, pag dito mo dito, is na-select mo na yung date mo na yun. Alright? Yun. So, guys, so yun. I think tapos na tayo dito sa ating custom element, no? So, next lesson natin, guys, paano naman gagawin si paano naman natin gagawin si CSS transition. So, CSS transition, ano ba si CSS transition, guys? Ito si CSS transition. So, guys, ang React.js kasi is for web application development or web development, right? So, React Native naman is for mobile, no? So, kung gusto nyo talagang aral, kung gusto nyo mag-aral ng Android and iOS, actually, ang recommended na ngayon is aralin nyo na yung React Native, no? Instead na aralin nyo pa yung native ni Android and native ni iOS. Kasi, kapag alam mo si React Native, actually, si React.js, ang React Native is common na common siya. Guys, yung mga functionality is common pero magkaiba lang. Si React.js for web development and web application and then React Native for mobile, no? Android and iOS. So, kung gusto mong aralin si Android or yung mga mobile apps, pag mag-React Native ka, guys. Ang kagandahan nun, pag marunong ka mag-React Native, marunong ka na mag-develop ng Android and iOS. So, both siya. Hindi mo na kailangan aralin pa si Kotlin or si C#, or anything na panggamit ng
mobile development. So next lesson natin guys is si CSS transition. So paano nag-work si CSS transition? So makikita natin dito guys, no. Ayan, may nagpa-pop up, right? May nagpa-pop up. So sa gusto ko mangyari pag nagpa-pop up lumabas yung date. Right? So makikita mo gagaling siya sa baba, nagpa-pop up, parang Android na rin siya. So web application 'tong ginagawa ko, pero it looks like Android, no? So ayan, so, pag-click mo 'tong name na 'to, nagpa-pop up siya, right? Nagpa-pop up mula sa baba. Right? So kung nag-select ka rin dito, nagpa-pop up. And then pag-click mo dito, may nagpa-pop up naman from left to right. So ayan ang next lesson natin, guys. Paano gumawa ng CSS transition, guys? So please like and share and subscribe on my YouTube channel, no, guys. Search lang Joe Martina. And so ngayon meron tayo 70, so yeah, 54. Thank you guys, so for supporting my channel. Yeah, thank you, have a nice day.